budget sa mga taga barangay officials. Ano yung purpose? Bakit kailangan yung kausapin series yung mga barangay officials? Kailangan ipaalam din natin sa kanila, malaman nila yung plano natin sa itong pagtakbo natin, plano natin sa bansa natin, especially yung nalalapit na halala na ng mga barangay. Ano ba sir yung main message ninyo na gustong i-assure sa mga barangay officials? Pag ako nanalo, i-postpone ko yung barangay election until 2024. At yung, kasi ang laki ng perang gagastusin natin, nasa mga 8 billion. At ina-announce ko na yan na ilang linggo nang lumipas na yung pera na gagastusin, mas mabuti pang i-download lang sa mga barangay at makakatulong para pa ito dahil sa under-recovery pa tayo. Sir, meron din kayong... Kasama ba sa ilalatag nyo sa kanila yung bill nyo para sa salary standardization? Hindi ko siguro mamimisan ngayon yan. Pag-aralan natin mabuti rin yan. Dahil unang-una, ang pera naggastusin dyan ngayon. Ang gagawin muna natin is yung nalalapit na halal eleksyon ng barangay. Dahil importante yan. At sa tingin ko, yung sinasabi ko noon pa, na i-postpone natin yung barangay election at instead nagagastusin natin yung pera na magagastos. Paano rin yan? Mga 8 billion din yung gagastusin sa barangay election. So, i-download mo na lang sa bawat barangay para magamit nila for recovery. Senator, may mga inilatag din kanina yung ibang nakausap natin. Gusto daw nila marinig sa mga kandidato kung balak din nyo ba bang mas, kasi gusto nila mas makilala yung barangay officials, mas ma-empower. Kasama po ba yan sa ipimpresent nyo sa kanila mamaya? Dapat talaga ang mga barangay officials sila ang pasalamatan natin din. Kasi may pandemya man wala, sila ang ating frontliners palagi dahil kung ano mang mga problema, sila unang tinatawagan din ng mga mayor. Silang umaharap palagi sa lahat ng mga problema ng barangay. Sir, different topic po. Ano pong reaction niyo po dun sa alert level 0 na pinag-iisipan po ngayon ng Department of Health? Siguro... Nawala na daw mask? Siguro, nakikita natin yung improvement at para magkaroon mabalik yung kumpiyansa ng tao. Na makapaghanap buhay na walang takot at maka-recover muli. Agree po kayo dun, sir? Respetuhin natin yung decision, sila man nakakaalam. Pero sir, ikaw ba? Komportable ka na ba? Hindi ka na magmamask? Halimbawa, bumaba na yung alert level. Okay ka na sa tingin? Kung ako kasi tanongin mo, hindi na ako nagmamask eh. Dahil mahirapan ako huminga pag nagmamask. Pero yung kumpiyansa, sir, na wala na. Wala nang makakahawa or hindi ka na wala makakahawa. Na, hindi na ako natatakot diyan. Kumpiyansa na ako na totally wala na talaga yan. Sir, ano yung ginagamit yung basis dun sa kumpiyansa mo? Ano muna, tiwala ko sa Panginoon at natapos na yan. Hindi lamang sa sarili ko, kundi nagdadasal din ako sa taong bayan na maalis na itong proteksyon na sila palagi. Sir, sa next week, isa sa possible schedule niyo pumunta sa Davao. Bawal mag-motorcade sa Davao. Paano niyo itatawid yung campaign doon? May mga ibang paraan naman na pwede kang mangampanya sa Davao. So wala, susunod kayo sa motorcade. So more of community forum kayo. Community forum. Bumababa naman tayo sa mga barangay. Importante makausap natin yung nasa ilalim, sa laylayan. Dahil sila ang napag-iwanan, hindi nakukonsulta at hindi natin nalalaman yung pangailangan problema nila. Senator, balikan ko lang po yung kumpiyansa nila sa hindi na pagmamask. Ito personal lang po na kumpiyansa or i-actively
encourage nyo na yung authorities na bumaba na talaga at tanggalin na itong mga restrictions na ito? Kung ano man yung guidelines at decision ng ating DOH, IETF, susunod lang tayo. Pwede tayo mag-suggest na yung hindi siguro mandatory na kung yung magsuot ng mask, magsuot pero yung ayaw na, okay na. Ganun na lang siguro. Senator, pabor po pa kayo dito sa pagsulong ng DOLE na i-review yung minimum wage. Ngayon tumataas yung mga presyo ng gas. Oo, pabor ako dyan dahil gusto ko itaas yung minimum wage natin dahil hindi naman kasabay sa presyo ng mga bilihin eh. Na maliit na yung sahod ng mga kababayan natin at mahal na yung mga bibilihin. Hindi po kasya. Eh, nasubukan ko naman yan. Sinubukan kong mamalingke nang gamit yung fildo ko isang buwan. Eh, hindi kasya. Puro one month. Sir, excuse me. Balik po tayo doon sa sinasabi niyo na kung kayo pa ay manali po postpone natin yung barangay election, sir. Sa inyong pong pagkakalam, sir, ito po ba yung isang pinakamabisang parang para makarecover po ang mga community natin? Hindi lamang yan, para makarecover, eh, kailangan yung budget. Ang sayang kasi dyan yung budget na gagastusin sa eleksyon. Eh, ano na yan, minimum 8 billion din ang gagastusin natin. So yung 8 billion, can you imagine, kung i-download mo yun sa mga barangay lahat, eh, malaking magagawa at talaga makakatulong pa sa ating mga kababayan. Opo, sa kasalukuyan, sir, ang ating pong national government, sa kasalukuyan po may tinatawag po tayong NTFLCAC na kung saan sila po ay nakapuko sa development ng bawat barangay. Ito po ba may tuturo ninyo, sir, na may kaugnayan na po ito kung sakasakali na yung development sa barangay ay magkakasabay din? Ang tinitingnan natin dito, yung bawat barangay ay ma-develop at maraming matutulungan. Kasi sila naman talagang nangunguna pagdating sa pag-resolve ng mga problema. Thank you po. Salamat po. Senator, gagano ba? 42,000 barangays nationwide. Yung ibang mga barangay dyan, hawak na rin ang LGU. Yung salita po nyo, yung focus po nyo, yung eleksyon, hindi ba ito makakaapekto sa tingin nyo as para sa ilang grupo na lang, alala na? Para sa akin, sinasabi ko yung nararapat lamang. Unang-una, hindi naman siguro ito masama na i-postpone natin yung barangay election. Kailangan magkaroon ng legislation para ma-postpone ito at ma-download yung pera doon sa bawat barangay na nang magamit nila for recovery. Kasi under recovery pa tayo ngayon. Hindi natin kailangan na gumastos ng gumastos. Katatapos lang ng election itong May, tapos mag-election ulit sa December, so parang dubli yata yung expenses natin. Follow up lang, sir, meaning postponement lang yung temporary, parang postponement lang yung sinasabi nyo, but you have planned with the barangays. Yes, itutuloy natin yan by 2024. Pero yung pera na nagagamitin dapat ngayon sa barangay election, eh, yan, ida-download lang doon sa bawat barangay para magamit pa nila. Kaya bakit pa mag-election eh, yun ay makakatulong pa na malaki. Sir, clarify ko lang. Kasi although talagang sinasabi ng mga barangay officials, apolitical sila, di ba? Pero in reality, meron pa rin mga barangay officials na one way or another nagagamit to win election. So, ano yung mga balak mong gawin? Especially ngayon, very intense yung political atmosphere natin. Para at least ma-ensure na meron din kayong ample support, meron din kayong fair treatment pagdating sa baba. Katulad ng sinasabi ko, di ba, ang barangay non-partisan. At kahit na non-partisan yan, hindi ibig sabihin na baliwala lang sila. Sila ay malaki ang role na naitutulong sa ating development dahil sila ang pinakaunang talagang ginagamit at tinatawagan pag may mga problema sa bawat barangay.
Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir.